sulong na bayan, syempre ramdam-ramdam natin ang pagsulong, ano? Dahil tayo ay napadpad sa Mindanao ang itong nakaraang linggo at naandyan, nagkaroon tayo ng panayam sa kanilang Mindanao Development Authority mga kawani at opisyal through Assistant Secretary Romeo, actually Assistant Secretary Yo Montenegro, no? Gustong-gusto kasi yung Yo niya eh. Talagang mabilis, matulin siya mag-isip. At saka brilliant, hindi ako makakatch up. Pero siguro bibitinin ko muna kayo, no? A little bit of history lang ng Mindanao Development Authority. Kasi yan po ang tampok natin sa araw na ito, no? Prior to Minda's creation, the office is formerly known as the Mindanao Economic Development Council of MEDCO, created in March 1992 through EO-512, issued under President Corazon Aquino and operationalized under President Fidel Ramos. MEDCO's goal was to promote and coordinate the active participation of all sectors to effect the socio-economic development of Mindanao through a holistic and integrated approach. Nako, ang kanilang vision, the vanguard that provision strategic leadership in pursuing a peaceful, integrated, and globally competitive in Mindanao and ensures that the benefits of this, its sustainable development are equitably shared and enjoyed by a culturally diverse, empowered, and united Mindanaoans, no? Tayo po ay impressed na impressed dahil napakarami ng kanyang ibinahagi sa atin na nasa pipeline na iba, yung iba ay natapos na at yung iba ay talagang uumpisahan naman. Siguro hindi ko na patatagalin pa. Alamin na natin ano yung aking naging panayang kay Assistant Secretary Romeo Montenegro ng Mindanao Development Authority. Go ahead. Alright, mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong ng Bayan. At tayo po ay dinig na dinig sa iba't pang panig ng mundo. So good morning, good afternoon, good evening as a case baby. Lalong-lalo po dyan sa Estados Unidos, sa East Coast, sa West Coast. Ganoon din po sa Gitnang Silangan. Napakalakas po natin sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Lamalaikum. At syempre sa Jeddah, sa Riyadh, Dubai, Qatar. At sa ating mga neighboring countries. At sa ano po yung neighboring countries? Sa Down Under, sa Australia. Hello mate, kamusta po kayo dyan? Mag-ingat po kayo dyan. At syempre sa iba pang anim ng mundo, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, at Myanmar. Malakas na malakas din daw po tayo sa Macau. Hello, hello din po. At syempre, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo po sa Mindanao, sa ating mga kapatidang Muslim, Assalamualaikum. Nandito po tayo sa lungsod ng Davao. And alam na po natin, napaka-robust ng ekonomiya ng Davao. But we want to know more. Ano nga po ba ang pwedeng ibahagi ng ating magiging panauhin sa araw na ito sa ating sulong ng Mindanao? So, without further ado, siya po ang Assistant Secretary of Mindanao Development Authority, no less than ASECIO, Assistant Secretary Montenegro. Good morning, good afternoon, good evening, as the case may be. Live po tayo sa iba't ibang panig ng mundo via streaming at meron na po tayong Channel 23 Free TV, IZTV. And yes, greet everyone po. Magandang araw, Ma'am Lali, at sa iyong mga taga-subaybay sa iba't ibang sulok ng mundo. At kami po ay natutuwa at ikinagagalak namin na magbigyang oportunidad na maibahagi ang mga kaganapan sa Mindanao sa pangunguna po ng Mindanao Development Authority na naatasan sa batas na siyang nagbubuklod ng iba't ibang mga programa at inisiyatibo ng ating pamahalaan upang itaguyod ang kabuuang pag-unlad ng Mindanao. Alright. Pwede po bang educate as always para maintindihan pa po natin kung ano nga po ang mandato ng Mindanao Development Authority at ang mga programa at proyekto ninyo? Ang Mindanao Development Authority po ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasabatas ng Republic Act 9996. At ito po ay nagtataglay ng mandato bilang tagapagbuklod ng pangkalahatang programa at proyekto ng ating pamahalaan. At ang pagganap ng mahalagang papel sa kabuuang kaunlaran ng Mindanao. Pinangungunahan ng Mindanao Development Authority or tinatawag nating MINDA ang pagtataguyod ng koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno.
lalo-lalo na kailangan natin ang maigi at pagkakaroon ng mas epektibong pamamalakad at pag-implementa ng iba't ibang proyekto. So ang koordinasyon sa iba't ibang sulok ng Mindanao sa anim na rehiyon nito, kalakip na ang Bangsa Moro Autonomous Region ay pinangungunahan ng Mindanao Development Authority. At layon ng opisinang ito na magkaroon ng mas mabilis na antas na takbo ng ating ekonomiya at pag-angat ng antas ng buhay ng ating mga kababayan dito sa Mindanao. Pagkakaroon ng pagbabibigay ng prioridad sa mga proyekto ng ating pamahalaan, lalo-lalo na sa tinatawag natin ng mga farm-to-market roads, pagpapalawak ng ating mga daungan at paliparan, upang ang produkto ng Mindanao as madaling maidala doon sa merkado, both locally and internationally. And so, ito po ang pangunahing mandato at gawain ng Mindanao Development Authority. Okay, yan po yung talaga narinig natin sa ating segment ng Sulong ng Mindanao. Mayroon tayong mga magsasaka na napaka malalaki ang kanilang farm, pero hindi po nila alam kanino makikipag-coordinate, you know, lack of knowledge, you get to what led astray. Pero ngayon meron tayong Mindanao Development Authority na nabanggit niyo po ang mandato to bridge them, to climb up, ito pang farm to market roads. Naku, yan ang mga talagang perennial na narinig kong country. Kulang yung aming daan para namin maibaba yung mga ang harvest, produce, etc. But we have good news kasi nga nandiyan na po kayo. No? Ano naman po ang masasabi natin na kakayahan, no? I stand corrected, at kalamangan, yung tinatawag na edge, competitive advantage ng inyong anang Mindanao upang makapag-anyaya ng marami pang negosyanteng gustong mag-invest, mamuhunan sa ating Mindanao. Salamat po. Taglay ng Mindanao ang yaman ng ating agrikultura sa buong bansa. Kaya nga, tawag sa Mindanao ay food baskets of the Philippines. 40% of the food trade or yung kalakal sa pagkain ay galing sa Mindanao. 8 sa 10 pangunahing produktong pang-agrikultura na ina-export ng Pilipinas ay galing sa Mindanao. Tayo po ay pangalawa sa buong mundo sa Cavendish banana, pangatlo sa canned pineapple, pampito sa canned tuna, at pang-8 sa rubber, at pangatlo tayo sa global production ng seaweeds at marami pang iba. So ito po ay nagpapakita sa lamang ng Mindanao sa agrikultura. Kaya dito nakatuon ang focus ng Minda in terms of accelerating infrastructure development, lalo-lalo na sa mga production areas upang mas maging competitive yung ating mga agriculture productivity at mas ma-penetrate pa natin ang mga malalawak na merkado. And mayaman din ang Mindanao sa mineral. In fact, the largest deposits of Asia's minerals are in Mindanao with big mineral industry projects located in Mindanao. And in fact, sa gitna ng pandemya, number 2 ang Mindanao, pangalawa sa Indonesia sa production ng nickel in the last 2 years. Nickel is a very important ingredient para sa battery ng mga electronic vehicles at saka sa mga cell phones natin. Yun lang, kulang tayo in terms of the processing kasi ang kinukuha lang sa atin yung mga mineral ores. So ito yung nakikita natin in terms of making sure na ang pagproseso, ang mineral industry ay naaayon sa tina-target natin na development direction at naaayon din sa alituntunin ng ating batas para masiguro na ang industriya ng mineral ay talagang nakatuon din at sumusunod sa alituntunin na pagsiguro na mapanatili ang payusan ng ating kapaligiran. And number 3, in terms of Mindanao being the investment destination for services sector, real estate. Narito sa Mindanao ngayon, kung sa Davao, makikita natin umuusbong ang iba't ibang towers and malls. Sa loob ng 3 taon, makikita natin batay sa aming pagsusuri. May 4 na pong at least 20-story skyrise towers ang maitatayo sa lungsod ng Davao pa lang yan. Kung titingnan natin ang mga nangyayari sa General Santos, sa Cagayan de Oro, sa Zamboanga,
talagang naipakita nito na matatag ang ekonomiya ng Mindanao sa gitna ng pandemya dahil sa lakas ng agrikultura nito. Very well said. Ano, ang sarap marinig kasi alam ko natin food basket banggit. Ano? And then now I'm hearing itong nickel. Eh, alam naman po natin high technology na talaga. So, ang nahihirapan po ba tayo pagproseso? Meron po ba tayong siguro opportunity na bigyan ng trabaho o create jobs para sa tayo na rin ang magproseso? Ito ang ating isinusulong at the way we are doing our investment promotion is to present a package of investments where it's the entire industry that is being adopted. Kasi kulang na kulang kung meron tayong mahikayat na mga investors, ngunit ang kanilang tinitingnan lamang ay kung paano may extract yung ating mga resources. Okay. Dapat yung extraction should be beyond that. It should be processing as well. So that mas maraming trabaho ang nabubuo. Pag dito na rin ginagawa, dito pinaproseso, at tayo na rin ang nag-e-export nito kesa kung saan sa atin lang kinukuha ang mga raw material or raw products. So, ito ay kalakip sa strategy na tinatahak ng Mindanao sa pag-iinganyo ng mga investors looking at opportunities in Mindanao, particularly in the areas where Mindanao has been able to demonstrate leadership globally in terms of various products, both in the agriculture and then in the mineral industry. Mineral, we're super ultra filter rich in this kind of resources. Sabi nga eh, magsabog ang Panginoon ng lahat ng klaseng blessings parang sinalo ng Mindanao. Not Luzon, not Visayas, but Mindanao. So, paano, how can you even think or imagine na mawawalan tayo ng pagkain, food shortage, or rice shortage, or sabihin na natin na mawala ng trabaho. And napaka-rich, ito na yung opportunity, kaya tuwan-tuwa nga po kami nung magkaroon ng Mindanao Development Authority. Of course, ang ating chairwoman, Mabel Acosta, nanggaling, I heard, sa Singapore very recently to woo investors, to really seek them, and yun ang marching orders ng Pangulong BBM. Magpasok tayo ng investors. Can you at least give us an update? Isang simpleng mensahe lang ang ating ipinaabot sa ating pagsagawa ng investment missions, particularly inuna natin ang Singapore. Na Mindanao is back in business. Kasi po sa nakaraang dalawang taon at kalahati, sa pagtigil ng mundo, halos pagtigil, we ground to a halt because of the disruptions of the pandemic. And it's now time for us na medyo lumuwag na ang ating mga borders. Halos mataas na ang antas ng vaccination at nagkakaroon na ng resurgence or pagbabalik ulit ng tourism at investment. So, tinitingnan din natin na paano makasabay ang Mindanao sa pagbangon ng ekonomiya. Kaya ito ay sinigawa natin nung nakaraang linggo doon sa Singapore. Did you join her? Opo, kasama po ako. Ako po ang nagbigay ng investment presentation sa iba't ibang pribadong sektor at businessmen ng Singapore upang makita nila na totoo nga may malalakas na oportunidad, may magandang oportunidad na pwedeng maisagawa dito sa Mindanao. Lalo-lalo na Singapore, 80% or 80% ng pagkain sa Singapore inaangkat pa sa iba't ibang bansa. Malaysia, China, even Europe. Tinitingnan nila na baka pwedeng may ilang produkto galing sa Mindanao o pwedeng may dala papuntang Singapore. Although, historically, sa mga nakaraang ilang taon or dekada na, yung saging naman natin talagang pasok na pasok din sa Singapore. Pero tinitingnan natin ang iba pang mga high-value commodities ng Mindanao, gaya ng mangga. Tinitingnan din natin yung ating tsokolate. Many of the products of the Philippines are predominantly produced in Mindanao. That's why 80% of the country's cacao production is in Mindanao. About 60 to 70% of the country's coffee production is nasa Mindanao. 60 to 70% of the country's coconut production, na ginagawang coconut oil, galing sa Mindanao. And when you looked at Singapore, Singapore is a hub. Dito nakasentro kung saan ka gustong pumunta sa iba't ibang panig ng mundo. And so that if Mindanao wanted to look at directing
its attention to penetrate bigger market destinations. Singapore is the hub for that. Gaya ng ginagawa ng iba't ibang mga karating bansa natin, mga neighbors, mga kapitbahay natin, na kung saan ginagawa ang Singapore bilang hub. So, sa pagsagawa natin ng investment mission nakaraang linggo, tayo natutuwa na tanggap na tanggap ng mga Singaporeans yung oportunidad na naririnig nilang umuusbong sa Mindanao. And in fact, nagkaroon kaagad ng permahan. Yung isang on-the-spot permahan, yung isang participant natin na nag-e-export ng bananas to several countries. And nagkapirmahan with an importer of bananas for distribution in Singapore. And natutuwa din tayo na ngayong linggo, in fact this Friday, a group of Singaporeans who attended our mission last week are coming down to Davao. We will be meeting them, and they will be also proceeding to Bukidnon because they're looking at the specific investment opportunities for cacao plantation in Bukidnon. Alam niyo naman, mataas na mataas ang demand sa cacao ngayon. Bumagsak ang supply ng Indonesia, bumagsak ang supply ng Africa, tumaas ang demand sa tsokolate, oportunidad ng Mindanao because Mindanao has about 80 to 90% of the country's cacao. In fact, kaya nga, tawag sa Davao, region ng Davao, cacao capital of the Philippines. So, isa ito sa ilan lamang nakikita na itong oportunidad na isagawa at posibleng may isakatuparan sa pamamagitan ng ating investment missions sa Singapore. So the fact that they're coming over in the span of 1 week. Correct. After your trip there, eh, talagang they're gung-ho on looking at this cacao. Dahil sabi mo nga, bumagsak from Africa and Thailand. What other items? Ang tinitingnan din natin, Singapore kasi is center ng financial hub sa Asia. Aside from being hub for commodities and products, major financial institutions are also focused in Singapore. So, bakit natin sila kailangan? Ito ang mga sources of big ticket funding for investments. Mga malalaking airports, malalaking ports, foreign investments that can be facilitated with Singapore as our partner. So, isa ito sa ipinisinta natin noong nakaraang linggo sa Singapore. Do you have specifics like airports? Well, ang ating airport, nakabinbin ang pag-approve at pag-prioritize sa iba't ibang airport projects sa Mindanao, gaya ng Davao International Airport, ang Lagindingan International Lagindingan Airport sa Lagindingan North Northern Mindanao, ang Sambuanga International Airport na matagal na nating ini-endorso na dapat ma-prioritize, ang pagpapalawak din ng General Santos International Airport. Oo. And ang iba't ibang daungan na we need to also look at tapping into possible funding for investments by not just government, kasi kung ito ang medyo tinitingnan natin realidad ngayon. Kukulangin ang hindi sapat ang pera ng ating pamahalaan. That's why we welcome the opportunity for a public-private partnership via PPP for funding of these big-ticket projects. Bakit pinaprioritize natin itong mga ports and seaports? Kasi we need to level up and scale up. Umaakyat ang volume of products. Yet, hindi natin naipapalabas ng mabilisan kasi hindi maka-accommodate ng Panamax-type vessels, yung malalakihang barko yung ating mga port, except etong dito sa Davao at saka sa Panabo. But in General Santos, in Maguindanao, in Sambuanga, hindi sapat yung ating existing facilities right now to accommodate big vessels. So, kaya they need to be prioritized in terms of port. Para makarating talaga. Yes, para mas mabilis ang movement ng products, and then we become competitive in terms of pricing when we direct it to both domestic and international
destinations. Right. Talk about the airports. How many runways do we have back sa Davao? Well, we only have one runway dito sa Davao. Yan din na nakikita natin na kakulangan. Because we have wide-bodied yes, aircraft. We have to have additional taxiway, which is what we don't have. Mm-hmm. So do you plan to? Isa yan sa priority na nakapaloob sa proposal for the development of Davao International Airport. Bago nag-pandemya, yung Davao International Airport was designed to accommodate 4 million passengers. But in 2019, bago nag-pandemya, it was already accommodating 5 million passengers. So talagang sagad na yung capacity ng airport. It had to be expanded in terms of the terminal and passenger handling, as well as in terms of expansion of or putting additional taxiway para mas mabilis ang operations ng ating mga airlines. Kasi ano natin, mag-i-invento na sila ng wide-body, mga 777, I don't know how they call it, mga configuration ng aircraft, and negotiating a turn, punta ka sa kanin. Yes. So we need, lalo na if you really want to woo investors, paano pupunta dyan, hindi nga makalapag. Correct. So that's one. Infrastructure, and you mentioned real estate. Ako, pagdating ko ngayon dito, hindi ko na matandaan saan ako galing. Meron ng Avlita, may ganyan na iba-iba na ang bilis and the construction. Correct. At kami din ay na-amaze sa takbo ng progress in terms of the real estate dito sa Mindanao. Up until we realized a few years ago na medyo saturated na pala ang Calabar Zone. And therefore, many of the big investors, developers in terms of real estate, bumababa dito sa Mindanao, lalo-lalo na sa Davao. And we were surprised. So, are you ready? Marami pa bang? Definitely. When you looked at Davao, Davao is one of the largest cities in the world. Ang lapad-lapad ng Davao. Kaya karamihan sa mga taga-Davao would prefer to have house and lot rather than the condominium unit. Kasi ang dami pang area for house and lot. But nonetheless, we were surprised na kahit pa sa dami nila na nagde-develop ngayon, and even if these are being priced at par with the pricing ng Metro Manila. Yung studio unit, 2-bedroom, 3-bedroom dito, is at par with the studio 2-bedroom, 3-bedroom unit in Metro Manila, except for BGC, which is Prime and Makati. But generally in Metro Manila, parehong-pareha ng piyeso. Yet, ang bilis ng offtake. Pre-development pa lang, ubos na ang mga slots. So, nagbibigay sa amin ng validation na indeed may pera sa Mindanao. Mas mataas ang purchasing power ng mga Mindanawans. Bakit? We have a cheaper, mas cheaper ang aming cost of living. Yung pagkain, yung tirahan, compared to in Metro Manila. And dito sa Davao, 5 minutes away, you're across the channel, you are already in the beach. In Manila, you have to travel 2 oras pa bago ka makakita ng beach. Sa Batangas, probably, ang pinakamalapit. Or 3 hours pataan. In Davao, right there and then, you enjoy. It was amazing eh. Okay, nasa urban ako area. May konti, I want to have dinner there. So lunch or dinner or breakfast across the island, then you're in the beach. You're so blessed. Ang sarap ka. Kaya dapat talaga maximize all these resources dahil kayo lang blessed. Sabi mo eh. In Luzon, besides, you can't have it there. And then, balik lang tayo very quickly kasi ito yung naririnig ko lately. Well, not lately. When I interviewed the predecessor of Secretary Mabel, no less than, kasama ko yan sa BIT eh. Used to be reporter, sports writer, no less than Secretary Pinyon before he ran for the Senate. So, rubber, yan ang, how good are we? Yan din ang gusto ng iba pang countries eh. 99% of the entire rubber production of the Philippines is in Mindanao. Walang rubber plantations sa Luzon and Visayas. It's only in Mindanao, particularly North Cotabato, Basilan, and Zamboanga, Sibugay. Yun lang, kung saan tayo kulang, we lack the necessary processing facilities and tire manufacturing. Okay. Yung ating tire manufacturing sa Pilipinas nasa Subic pa. Therefore, if the cost of shipment unfortunately is more expensive domestically than internationally, kaya yung ating mga rubber producers sa Mindanao opt to sell the rubber cup lang to Indonesia, to Malaysia, and then the rest to China. Mm-hmm. And in return,
Bumibili tayo ng gulong para sa ating mga sasakyan. Malaysia, Indonesia, or China, because wala tayong processing dito sa Mindanao. Yan yung palaging nakapaloob sa aming investment promotion in terms of attracting investors to look at putting up rubber processing or a tire manufacturing facility dito sa Mindanao to be able to cater to our rubber production across the island. So isa yan sa isinusulong ng Mindanao Development Authority. And you mentioned about somehow loans. How do you propose to get or secure loans from different parts of the world? Well, there are several financing instruments that Mindanao projects are having the sources of funding. Of course, ang kadalasan talaga nito ay tinatawag natin na ODA, so Official Development Assistance. Nandyan yung Asian Development Bank, ang World Bank, ang JICA, ang Korean Exim Bank, and several other international finance institutions na nagbibigay ng loan sa ating gobyerno for funding of big ticket projects all across the country, especially here in Mindanao. So kasali din dyan ang tinitingnan natin na private sector funding via the PPP. And kami natutuwa na this administration, the administration of President Bongbong Marcos has carried on the build projects that were identified in the previous administration. Kasi marami nito. Previously, of the 100 priority infrastructure projects under the build of the Duterte administration, 25 niyan eh nasa Mindanao. Wow. Kaya kailangan namin tutukan ito at maituloy. Of course, you've heard many times about the Mindanao Railways, the Davao-Samal Bridge, and several other big ticket projects in Mindanao. Itong Davao Bypass road is ongoing. Yung Davao-Samal is going to be to have a groundbreaking soon. Inihintay lang namin because ito yung huling-huli na sa katuparan yung financial agreement between the Philippine government and China. And yun namang Mindanao Railway ay isasalang muli sa review ng NEDA at i-identify ang possible modalities for financing at kung sinong financial institutions ang mas mabilis nating matap to implement these projects. At ilan pa ng mga big ticket projects also in other areas in Mindanao. What else do we have as big ticket projects? Of course, the ports and airports in Mindanao. And several roads and bridge projects. Sa kabuuan ng Pilipinas, nasa Mindanao ang ilang libong kilometrong daan pa na hindi naikongkreto. Nasa Mindanao din ang karamihan pa sa buong Pilipinas na mga farm-to-market roads na hanggang ngayon hindi pa nabubuksan. Kaya nagkakaroon ng mahinang oportunidad ang ilang lugar na maging competitive sa kanilang agricultural products kasi pagdating sa merkado, halos one-third ay nasira na or binarat ang presyo dahil walang road access to these areas. That's why these are part of the focus and we're happy. Kami natutuwa na sa State of the Nation address ng ating Pangulo, Pangulong Marcos, in-emphasize niya yung farm-to-market roads which is very much important, especially here in Indonesia. Si Ms. Loli Acosta, Sulong na Bayan! Sa DWIZ 882. Sulong na Bayan! Ako, ramdam ko na po ang pagsulong talaga. Lalo na pinaiiting ng pamunuan ng Mindanao Development Authority ang kanilang mandato. So, again, high ang expectation kasi sinabi ng Pangulong BBM sa SONA niya. Eh. But you guys have to really do your thing. Kasi alam ko, I was told talagang may marching orders no less than kay Secretary Chairwoman Mabel Acosta. Bring in the bacon. Lahat ng investors. But again, dito nga sa atin, anong tulong naman sa national government pa ang pwedeng maitulong sa inyo to make this all realized? Lahat ng mga big ticket projects are projects of national line agencies. Pag ito ay bridge or road, ito ay under Department of Public Works. Kung ito naman ay port or airport, ito ay under the Department of Transportation. And lahat ng ito, bago maging ganap na proyekto, ay dadaan muna
sa pag-aaral ng National Economic Development Authority and the NEDA ICC and the cabinet. So doon kami tumitingin ng specific interventions in terms of making sure na itong mga projects na ito get funded, may pondo na nakapaloob sa ating General Appropriations Act, especially sa counterpart ng government. And then naiisa katuparan din yung financing agreement sa mga funding sources. Yun ang laman ng mga pag-uusap ni Secretary Mabel sa mga naging bilateral meetings na niya with some cabinet secretaries in the last few days. At in fact, kami na may lipad ng Kongreso bukas to also meet our Mindanao lawmakers para ipresenta sa kanila yung legislative agenda for Mindanao. And also to present our budget advocacy. Kailangan kasi nating ipaintindi sa ating mga bagong miyembro ng Kongreso na taga Mindanao yung ating advocacy for budget. You know, we did a study in 2000 that Mindanao, for it to be able to catch up, para man lang makakatch up sa Luzon and Visayas, given the histories of neglect, underinvestment, and wars in Mindanao, we need to get at least 30% of the national budget. 30%? 30%. Yeah, 30% sa agriculture, 30% sa infrastructure and transportation. But we've not been able to achieve this yet. Well, naiintindihan naman natin na medyo ang fiscal space ng ating pamahalaan ay kailangan din tingnan. But nonetheless, we are hoping na kung meron ng pag-angat, yun ay nakatuon sa budget para sa Mindanao. And this is what we will be working with members of Congress, especially the Mindanao Bloc. Kasi sino po ba mga congressman niyo ngayon? Ang nanawagan ng tayo. This is an opportunity. Ang ating bagong chairman ngayon ng Mindanao Affairs Committee in Congress is si Congressman Balindong ng Lanao. And vice chair din is si Congressman Dale Corbera ng Agusan. And we still have many of them still sitting or still incumbent, and some are returning congressmen. So it's important. It's important that we get back to business in terms of understanding Mindanao advocacy. Ang kagandahan sa ginagawa naming partnership with the Mindanao Affairs is that anything that is about Mindanao sa amin inaasa ng Mindanao Congressman. And then when they're debating, pag sila nakikipag-debate, natutuwa kami na they are debating not as a congressman of their district, but a congressman of Mindanao. Because tinitingnan nila ang kabuuan ng Mindanao bilang member ng mababatas natin. At tinatanong natin si Ace, Montenegro, ano nga ba ang mga programa ng Mindanao Development Authority na may kinalaman sa paghikayat ng mga negosyante ng para sila ay makapunta dito at magkaroon ng talagang negosyo sa Mindanao? Yes, go ahead. Hindi naging madali para sa Mindanao Development Authority ang humikayat ng mga, especially foreign investors. Lalo-lalo na kung anong naririnig, nakikita nila for several years in news abroad, kidnapping, bombing, and war in Mindanao. It's always a question of, number one, safe ba kami if we invest in Mindanao, if we go to Mindanao? That's why we go to the extent of really bringing Mindanao to them through our investment missions abroad. Ito ginagawa na natin taon-taon in the last several years. Natigil lang tayo dahil sa pandemya. And this is the first time, this was the first time nung last week sa Singapore that we've been able to do an investment mission abroad, targeting first Singapore. And we are set to do several other the same investment missions sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry, DTI, and the Department of Tourism. Saan-saan po? Ang nakikita namin, of course, our key markets ng, kasi tinatarget natin ang key markets ng Mindanao, Japan, for instance. But we're also looking at, Korea. But we're also looking at immediately sa ASEAN neighbors natin that we have not yet been able to tap Indonesia. Kaya nga, may bubuing business delegation na
perhaps we'll be able to participate in a business forum in time for ito hindi pa na announced, but there is likely to be a possible presidential visit in Indonesia sometime early next before month. The year is over. Early next month to ang target scoop niyan. Natin to. But we'll await for the book. Yes, we have no final details for that yet. It's being worked out. Yes. Ready. And we hope that we would be able to assemble a Mindanao delegation that can also meet with the Indonesian counterparts. Mahalaga ang Indonesia bilang trading partner. 80% of what we produce in the Philippines or what we buy in terms of our trading are coming from Indonesia. I mean to say, yung trading natin with Indonesia is 80-20. We buy 80%, Indonesia can only buy 20% from us. So, wala sila masyadong nakukuha, nabibili. That's why we have to look at how we can expand further our penetration to Indonesia as a market. Indonesia is one of the largest countries in the world. 150, 170 million market. Yun nga lang, one important handicap that we have not been able to address yet, halal. Yeah. Because when you sell products to Indonesia and Malaysia and Brunei, you have to have halal products. And so that's why under what we call BIMPIAGA or Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Ito yung pagpupulong ng apat na bansa nagbibigay importansya sa border areas. Ulitin po. So, ang BIMPIAGA po is tinatawag na Brunei, Indonesia, Malaysia, or apat na bansa, East ASEAN Growth Area. Ito po ay nabuo nung panahon ni former President, the late President Ramos, together with Sultan Bolkiah ng Brunei, President Suharto ng Indonesia, and then Prime Minister Mahathir ng Malaysia. Kung saan, nagkaroon ng pagkakaintindihan yung apat na leaders noong 1994 na for our cross-border areas to be no longer called as backdoors but gateways, we have to have this cooperation. Kaya tinatawag ang BIMPIAGA as giving opportunity for Mindanao to be the gateway to ASEAN. And ang BIMPIAGA ang nagbigay daan kung saan several policies are being made possible for cross-border trading. Lalo-lalo na yung barter trade natin sa Tawi-Tawi and across the border in Malaysia and in Indonesia. Yung pagkakaroon natin ng direct flights to Davao and Manado before, and then Zamboanga to Kota Kinabalu, which we hope can be restarted. Although naapektuhan ito nung dahil sa pandemia, but we're in discussions now with the airlines for the resumption of these flights to connect Davao to these neighbors. Imagine mo yung Manado, yeah, which is I had a flight 1 hour and 5 minutes Davao. Away from Davao. Pero kung wala tayong direct flight, you have to fly Davao to Manila, Manila Jakarta, Jakarta Manado. That's 18 hours. But if you have a direct Davao Manado, that's only what is it still ongoing? Natigil ito dahil sa pandemic, but these are among the priority projects in the BIMPIAGA that we hope can be restarted again. They invited us, the media, for Nagra. Yes, we hope to be able to have that again soon. Because yung time wasted on yes, it will make really things easier. So sa loob po ng lumipas na 6 na taon, ano pa ang sitwasyon ngayon? Well, had it not been because of the pandemic, kung hindi lang tayo binisita ng hindi unwelcome, isang unwelcome visitor like the COVID-19, we would have seen Mindanao growing leaps and bounds. We were targeting in 2016 for Mindanao to be reaching about 7% to 8% GRDP. And at that time when I was presenting that in a economic forum, no less than my professor also sa University of Asia and the Pacific, the prophet of boom, Professor Bernie Villegas, validated that anchored on agriculture and infrastructure, Mindanao is definitely able to hit 7 to 8% GRDP. Because in the last 6 years, we were averaging about 6.2% versus national average of 5.8-5.9%. So indeed, three regions in Mindanao, Davao region,
Bang Samoro region, surprisingly, and Northern Mindanao lead the 17 across 17 regions in the Philippines in terms of fastest GRDP. And we were also targeting to bring down ang pinaka goal talaga ng Minda, pinaka mission ng Minda is to be able to find the way by which at the end of the day maibaba natin yung rate of poverty incidence, which is so high in Mindanao. The Duterte administration had targeted significant reduction. Yun nga lang, you were affected by pandemic, but yet we were able to bring it down to 22% to around 14% at the end of the Duterte administration. Kaya lang in Mindanao, from the 38% in 2015, we're only able to bring it down to around 31% in 2018. And probably missing our target sana of bringing it down to at a level of 22% at the end of the Duterte administration. But this time around, we are again rechanneling our focus and targets towards this poverty reduction. Kaya in the last 6 years, we are guided by the success stories that we have seen, and therefore we hope can be carried by the administration of PBBM in terms of agriculture and infrastructure, and focus particularly in the Bangsamoro region. Bakit? 50% of the poverty incidence is in the Bangsamoro region. So therefore, if you are able to address poverty incidence in the Bangsamoro, it will pull up the Mindanao performance and the overall country's performance in terms of poverty reduction. You spoke about BARM. I had an interview with, again, Senior Minister Makapua, who's the Finance Minister. Yes. At time. I don't know, iba na yata yung opposition sa mga. They were like boasting, or like in so short a period of time, na yung Bangsamoro autonomous sila, they were able to even beat or surpass their target. And katakataka yan, now that you're telling me sila yung may problema for the poverty elevation. Eh, for the so short period of time, kaya pala nila. Ako, I was like inclined to say, eh, sa national niya, ang tagal makaahon. Ito, in 3 so short years yes. period of time, pwede sila palang maging steward, maging very good manager of their resources. Kasi ngayon, pinaalis mo na sa autonomous na sila, they don't have to rely on national. Ito pala, pwede pala magawa. Correct. And in fact, we are so much encouraged to really support and work closely with the Bangsamoro Autonomous Region in terms of the many projects that Minda is pushing for to be prioritized in Mindanao. Focus on Bangsamoro is important. Gaya na sabi ko, in terms of addressing poverty, because nasa kanila ang pinakamataas na level of poverty. Number two, nasa BARM din ang pinakamababa na electrification rates. So when you go to the island provinces of Basilan, Sulu, Itawi-Tawi, hindi 24/7 ang electricity doon, hanggang 12-18 hours lang. Because they're being served 100% by diesel ng Napocor. And ligwasan is... And yet, ironically, there is possible deposits of oil and gas within the Ligwasan Marsh. And ironically as well, yung major source ng hydropower sa Mindanao, nandun sa Lake Lanao, which is part of Lanao do Sur. And so, we're glad that sa ngayon, maganda ang nagiging collaboration ng Mindanao Development Authority at saka ng Bangsamoro Government in terms of joint planning and programming. And in fact, nakaraang 2 buwan, we've seen so much improvements in terms of the activities we have undertaken jointly. Unang-una din ito, a week after we traveled, si Secretary Mabel onboard a Coast Guard vessel together with Minister Dixon ng Transportation ng BARM. Traveled to the Tawi-Tawi areas to look at, number one, the priorities that should be given in terms of electrification and infrastructure, and the opportunities for agriculture productivity, especially in the aqua culture and fisheries sector. After that, 2 weeks after that, both Minda and BARM had been able to successfully convince Philippine Airlines to mount the Cotabato to Tawi-Tawi direct flight. Really na. Therefore, connecting. Meron na po. Meron na ngayon, direct flight. And in fact, in-expand na ito ng Philippine Airlines. Okay. There is now a Manila-Cotabato-Tawi-Tawi loop. Meron.
So that if you fly to Tawi-Tawi, yung usual route kasi natin is Sambuanga. Lalapag ka na Sambuanga, and then Sambuanga, Tawi-Tawi. The other route now is Cotabato, and then Cotabato, Tawi-Tawi. So it brings Tawi-Tawi much closer to the seat of bar power in Cotabato. And we hope that can be done as well with the island of Sulu, for instance. Well, the good thing about Basilan is medyo mas malapit lang talaga siya with the mainland, Sambuanga. But Sulu had to be connected as well. So we're seeing these things happening. And encouraging us to further push for such similar activities. Mm-hmm. And ito ang bunga ng peace process. Yes. The decade long. Ito ang dividends ng peace agreement. After 40 years of war with millions of Mindanaoans, especially in Central Mindanao, displaced, and hundreds of lives lost. So and yet, we're now seeing the dividends of peace bearing fruit for us in terms of these areas na noon. Conflict affected, sentro ng gera, but ngayon, major source of bananas for export, major source of cacao for export. And pagandahan nito, ang mga workers nito, ang alam lang dati, humawak ng baril at humalabit ng gatilyo, but are now productively making an income out of these agricultural projects. When you looked at several other areas that are noon, Tawi-Tawi is very remote, ang tingin, ang layo, but these are now being connected slowly so that we see these areas as integrated part of Mindanao. And then we move to, ito kasi ang ini-insure din ng Mindanao na sa takbo ng pagbabago sa Mindanao, walang iwanan. Umaangat tayo lahat, especially our Bangsamorori. Our Muslim brothers and sisters should be able to also enjoy the same level of growth that the mainland Mindanao, mga taga Davao, taga Cagayan, taga General Santos are able to enjoy. That's a good part that Mindanao Development Authority is doing. Talagang walang iwanan, sabi mo nga. And again, whatever skills, talents, and abilities so really granted the Bangsamoro brothers natin, meron din naman sila nung tayo So ito naman, bakit hindi sila pagbigyan? And I was really amazed. I don't know them from Adam, pero nung interview ko, they were saying na kaya namin, na surpass pa lang namin by the billions. Ha? Huh? Sure. Sabi ko, how did you do that? Kahit sabi niya lang, rapist yung iba sa amin, or terrorist kami, or name it. Pero, able to manage and steward our resources well. So, ang sarap marinig. But you talk about safety. Sa may mga balita tayo kasi nandiyan pa rin yun, we have to tell people na hindi na ganun or kung ano man yung babagi. Napatuloy, so kahit maging maulan na, yung sigurad, yung ligtas, ano ang malaking pagbabago? Well, definitely in terms of the occurrences of armed clashes that we have been seeing happening before, hindi na ganun ang nakikita natin ngayon. Yes, there are still pockets of conflicts, but these are no longer between government and rebel forces. These are mostly, alam naman natin sa lugar, talagang these are wars among clans, for instance. Conflicts arising from property issues. Conflicts that started off as a lover's quarrel. So it's no longer about war between the state and the rebel forces. But yun lang, ang pinapindi din natin palagi, the conflict in Mindanao has several lines. Yung MNLF noon, MILF, are two main lines. We have the CPPNP as another line. Mm-hmm. We have the breakaway groups, the BIFF is another line. Yun namang Abu Sayyaf in Western Mindanao Park is another line. Mm-hmm. And then you have the family wars, clan wars as another historical that cannot be addressed by sending soldiers. These are to be sorted out through unique ways of addressing such issues. And the totality of this in the last recent years, especially after the signing of the peace agreement and the unanimous vote of the Bangsamoro people for the establishment of the Bangsamoro Autonomous Region, we're now seeing a big difference of where we were before. But definitely, on guard pa rin yung ating security forces because the threat of
the threat of terroristic activities are beyond borders. Even in Europe, in what we thought are the safest areas, even the US, naakala natin pinaka-safe na lugar, are still affected with this issue. How much more tayo na very porous yung border natin with certain groups across particularly Indonesia and Malaysia. So we continue to rely on our security forces to be able to ensure that our borders remain able to address these issues and make necessary action. But nonetheless, ang pinakamahalaga dito, which we saw very much instrumental in the last 3 years, yung role ng local government units, especially in ensuring that people remain vigilant, that there is an aspiration for a peaceful living rather than a living that is thriving in conflict as we saw in the past. So ito yung malaking difference na nakita natin noon at saka ngayon. And tuloy-tuloy lang po, so anong programa pa ng MINDA para sa BARM? Anong estado ng programa ito? Anong na pong status? Na-upisan sa Taraka or Northern Sur or sa Tawi-Tawi? Yes, and we are focusing mainly on infrastructure development for BARM. Nasa BARM pa rin ang medyo ang laki pa ng kailangan gawin in terms of the necessary infrastructure. Sa inikot na namin ng mga port facilities, yun yung mga areas na kailangan bigyan ng priority in terms of port development in Bongao, Tawi-Tawi, in the port in Hulo, to be able to accommodate the increasing flow of commodities. Kasi umakyat yung production volume, and yet yung capacity ng ating mga barko at ng ating port remain the same. Also in terms of airport facilities, with an increasing flights now in Tawi-Tawi, our airport in Tawi-Tawi na medyo mano-mano pa, kailangan mabigyan din ng priority in terms of development and prioritization. In the agriculture sector, ito yung tutok kami din in working with the Ministry of Agriculture and Fisheries or MAFAR ng BARM in terms of targeting specific areas for possible presentation to investors looking at expansion of aquaculture and fishery projects. Yes, well, in Mindanao, the largest areas that contribute to the production of many of our aquaculture and the fisheries products are in the BARM. It may surprise many if you have an account via Google, although mahal na subscription yan, where you get to see anywhere in the world, any time of the day, every night when you have that access, you'll be surprised that the brightest spot in Mindanao every night is not Davao, Cagayan de Oro, Zamboanga, or General Santos. Sulu, particularly the Sulu Seas. Why? The convergence of large vessels are making it so bright, na brighter than the city of Davao every night. Fireworks. Imagine the number and the volume of vessels gravitated in that area. And therefore, the amount of production that they've been able to get out of the richness of the area. So, ito yung kailangan natin tutukan din in terms of making sure that our Bangsamoro government would be able to tap into and derive so much of the benefits from those fisheries resources, especially in the Sulu Seas. That's awesome, incredible. In closing, may part 2 tayo sigurado, but again, maintindihan pa po ng ating mga tagapakinig and viewers all around the world para mag-invest at talagang mapaanyayahan natin sila. Ano po ang message of hope? Well, may katuturan po ang sinasabing Mindanao is a land of promise and land of opportunities. We have been unfairly labeled for so long a time in terms of a dangerous place, a dangerous location. But I think in the last recent years, Mindanao has been able to demonstrate, na ipakita po ng Mindanao at ng mga taga Mindanao that indeed we stand the chance of being able to contribute strongly to the overall national development and national growth kung maintindihan lamang kung ano
at sino si Mindanao, kung ano ang meron sa Mindanao. Because if anybody would be able to understand that, then we would be able to really contribute towards fulfilling the promise of development, the promise of growth of Mindanao. Land of promise. Thank you so much for your time. That's Asagyo Montenegro of Mindanao Development Authority. Of course, we also want to thank no less than the chairwoman herself. Napakabilis na magtrabaho. Imagine, galing Singapore, kadadating lang, nagpunta agad ng barm to really make it a goal. Nandiyan siya sa no less than Chairman Mabel Acosta. But syempre, this won't happen without the super generous ating kaibigan, Dr. Adrian Tamayo. Very well said na sinabi ng ating Assistant Secretary Yo Montenegro that the land of promises here. So, unity pa rin. We have to unite. Huwag na tayong magutak-utak. This is a time to really go in unison. Kasi we mean well, isa lang naman ang gusto ang Pangulong BBM for us to be the head, not the tail. So, this is big. Si Ms. Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.